So ito mga paps yan. Ito yung lower ano natin radiator hose. Tapos ito yung ano, yung upper radiator hose. Yung tinatawag nilang big hose. Ngayon, para may reference tayo kung ano yung sukat ng inside diameter ng mga to, tingnan natin. So dito, check natin. Yung inside diameter nito, 31. Yan, 31 millimeter. Tingnan natin sa kabilang side. Para may guide lang tayo. Tatanong kasi nito eh. Yan. 31 millimeter yung inside diameter nito. Yung outside diameter nito, 38 or 39 millimeter. Okay. Ngayon, additional discarding nga pala mga paps. Kung ano, halimbawa na-experience nyo na yung pinaka-side nito, pinaka-dulo nito eh, parang tumatagas, parang sumisingaw, may tama na, mas maganda talaga pinapalitan ito mga paps. Pero kung didiskartehin nyo muna, maaaring yung pwedeng ano, maaaring yung putulan muna konti. Pagkaputol nyo konti, saka nyo i-adjust na ganun. Okay, ganun yung ginagawa namin diskarte kapag sumisingaw yun dito. Pero kung may budget kayo, mas maganda talaka palit na to. Yan. Saka hindi muna. Paalala lang rin, kapag bibili kayo ng radiator fan, may mga time na no choice talaga kayo, halimbawa talagang wala talagang pagpipilian, mayroong available na radiator fan, minsan yung bracket niya iba, hindi aakma sa pinaka housing ng ano nito. Yan, yung pinaka housing ng radiator nyo, radiator fan nyo. Yung pinaka bracket ng radiator fan na bibili nyo, hindi akma. Ang ginagawa doon mga paps, eto ah. Shinare ko lang to, baka kasi may experience nyo. Nag-ano pa, tawag dito, magbubutas pa ng iba dito sa ano nyo, sa pinaka-housing nyo. Bago nyo makabit yung ano, yung pinaka-bolt. Kasi iba yung position ng bracket. Ito pa isa mga paps. Kapag bumili kayo ng ibang ano, na gano'n, na diniskartehan nyo lang, pero hindi ko ina-advise to mga paps, kasi nangyari din sa akin to. Since hindi akma yung radiator fan dun sa, ano, dun sa pinaka-housing niya, nagbutas kami ng iba para mag-fit lang siya. Tapos nun, yung connection niya, iba. Okay, nag-rewire pa kami. Ang nangyari, ganito. Nung nirewire nila, supply pala yung wire niyan. So, naobserbahan ko, nung nakauwi na ako ng bahay, yung buga ng hangin is pabalik sa palabas ng bumper. Sabi ko, ba't ganito? Ba't parang mali? Yung pala, nagkapalit yung connection nito, yan, napagbaligtad. So kapag ganun na nangyari sa inyo, nagkabaligtad yan, mga paps, pag nagkabaligtad yan, malaki posibilidad na mag-overheat kayo. So dapat yan, yung buga ng hangin, hindi pa bumper, hindi palabas sa bumper, papunta ng makina mga paps. Yan, basic yan mga paps, tatandaan yun. Ano lang naman yun, in case na ano na mag-improvise kayo ng wiring o kung ano man mangyari, magkamali ka ng wiring dito. Okay, so yun lang ang ano ko rito, additional tip ko.